Sa pagkakatatag ng BARMM, inaasahang simula na ito ng bagong yugto para sa mga kababayan nating Moro sa Mindanao. Pagpapatatag ito sa isang maayos na pamahalaan na mangangasiwa sa kapakanan, kultura at tradisyon ng mga mamamayan ng Bangsa Moro. Pero ano nga ba ang BARM? Sa bisa ng Republic Act No. 11054 o ang Bangsa Moro Organic Law, na itatag ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM noong 2019. Inabolish ng batas na ito ang Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM na itinatag noong 1989 sa bisa ng RA 6734. Sa bagong rehiyon, mas lumaki na rin ang naging sakop nito. Bukod sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi na dati ng bahagi ng ARMM, sa BARM, nadagdag ang Cotabato City at 63 na barangay sa probinsya ng Cotabato. Bakit kailangan repasuhin ang ARMM at bumuo ng bagong autonomous region para sa Muslim Mindanao? So, medyo unique dahil we are under a presidential unitary system. So, nagkaroon ng isang gobyerno sa within the unitary system na ministerial parliamentary. So, basically, ang pagkakaiba ng presidential unitary system at ministerial form. Magkaiba po kasi talaga yung proseso ng ARMM pati ng BARM, ano? Kasi dun sa ARMM, karamihan ng powers na meron ng ARM ay devolved powers. Ibig sabihin, galing sa national government, then ibinaba. Yung explanation sa atin nung sa BARM, it's a creation actually. Nag-start with the peace process, then nung nag-agree na with the peace process, at this point kaya tayo may BTA, yung Bangsa Moro Transition Authority, kasi bumubuo po tayo ng mga bagong sistema dito sa Bangsa Moro Autonomous Region. Ibig sabihin ba nito ay mahihiwalay na ang BARM sa Pilipinas? Hindi. Ang ibig sabihin ng Autonomous Region ay mas may kalayaan ng mga Bangsa Moro para sa sariling pamamahala ayon sa mga prinsipyo, kultura at tradisyon ng mga Moro. Ganoon pa man, nasa ilalim pa rin ang BARM sa Republika ng Pilipinas at direktang pinangangasiwaan ng Pangulo ng Bansa. May mga aspeto rin ng kanilang pamahalaan na kailangan sang-ayon sa pambansang batas at konstitusyon. Yung principle of self-governance ay hindi naman ito independence, kasi ito is autonomy lang. Pero merong label ng independence sa national government. Halimbawa, ngayon ay gumagawa kami ng separate na administrative code, separate na electoral code, education code, local government code, and then revenue code. Ito is independent, although it will not violate yung national laws, but it is still independent on the national laws. May degree of independence, pero we are still under the Philippine government. Himayin pa natin ang istrukturang pampamahalaan ng BARM. Simulan natin sa aspeto ng ehekutibo o executive. Mula sa pagiging unitary form of government sa ARMM, magiging parliamentary democratic ang uri ng pamahalaan nito. Anong ibig sabihin ng parliament system? Kumpara sa ARM na naghalal sila ng regional governor at vice governor, at tatlong miyembro mula sa bawat distrito para sa Regional Legislative Assembly, sa BARM, maghahalal sila ng mga kinatawan ng parliament. 80 na kinatawan ang kailangang ihalal. 40% ang para sa district seats, 50% para sa party representative, at 10% para sa sectoral seats. Sa ganitong uri ng Bangsa Moro Parliament, nabibigyan ng halaga ang representasyon ng ibang mga sektor na bahagi ng BARMM, tulad ng mga katutubo, kabataan, kababaihan, traditional leaders at ulama. Kaya nangangahulugan na hindi lamang eksklusibo sa mga kababayan nating Moro ang BARM. Inclusive din ito para sa iba pang mga mamamayan na mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Itong non-Moro indigenous people ay meron silang reserved seat sa parliament. Ganon din ang settlers, meron din reserved seat sa parliament. So, kasi ang parliament, iba ang uri ng pag-elect dito. Walang provision ng law na hindi sila pwedeng tumakbo na bilang representative ng party o bilang district candidate. So walang restriction doon. They can still run, pero
inassure natin na meron talaga silang representation doon sa sektoral. Sa ganitong uri ng Bangsamoro Parliament, inaasahang mabibigyan ng wastong representasyon ang mga katutubo, kababaihan at kabataan. Very inclusive. Inassure natin yan na even in the law itself ay very clearly defined na the law is inclusive, yung BARM is inclusive. The same right ang lahat ng constituent nito. Walang pagkakaiba. Pagsusulong din ito ng pantay na pagtingin sa kanilang magawi, interes at adhikain, pagpapatatag ng politikal nilang istruktura at gender equality. Pero, sino ba ang maglulukluk sa magiging chief minister at deputy minister ng BARM? Hindi mga botante ang maghahalal sa mga posisyong ito. Ang mga nanalong miyembro ng Bangsamoro Parliament ang magbobotohan kung sino ang magiging chief minister at dalawang deputy minister. Sila ang mangunguna sa pangangasiwa at pamumuno sa rehiyon. Ibig sabihin, mas may autonomiya ang BARM mula sa central government ng Pilipinas. Ganun pa man, may kapangyarihan pa rin ang Pangulo sa rehiyong ito. Kasi kung titingnan ninyo yung Bangsamoro, mayroon tayong pagkakaiba. Kasi yung kultura namin, magkakaiba, yung historical background namin, yung kuan namin as Muslim, karamihan, majority, medyo may pagkakaiba. Kung titingnan nyo yung una, ang talagang aspiration namin is magkaroon ng independent na Bangsamoro nation. Pumayag tayo, nag-compromise tayo na as long as there will be a level of independence na we can determine our future. Mayroon ding sariling gabinete ang BARM para sa 15 na departamento na pamumunuan ng ministro o head. Yung national department naman, yung mga kanilang mga programa can also direct yung autonomous government pero through na sa chief minister, hindi na directly through the ministers. Isa sa mga hamon ng BARM ang pagsusulong at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Ilang dekada nang naiipit ang mga mamamayan sa armed conflicts. Kaya naman, patuloy na isinusulong ang mga normalization project sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Bahagi nito ang paghihikayat sa mga dating Moro Islamic Liberation Front combatant na maging bahagi ng bagong lipunan sa ilalim ng BARM. Sa pagsuko ng kanilang armas, tutulungan sila ng pamahalaan sa aspeto ng sustainable livelihood. At ang mga dating kampo ng grupo, inaasahang magiging mapayapang komunidad. Magkakaroon din ba ng sariling police and armed forces ang BARM? Hindi magkakaroon ng sariling ahensya para sa police at sundalo ang BARM. Mananatili ito sa kontrol ng pangkalahatang pamahalaan ng Pilipinas na PNP at AFP. Magkakaroon ng Regional Police Office at Regional Command of the Armed Forces of the Philippines sa BARM. Magtatatag din ng coordination protocols sa pagitan ng central government at Bangsamoro para sa usapin ng mga military operations sa rehiyon. Aside from that, yun nga, i-address natin yung mga private armies, pagpatayo ng strong security forces sa region. Ang unang ini-envision natin ngayon ay magpatayo yung Joint Peace and Order Teams. Ito po ay component ng PNP at saka Armed Forces of the Philippines at saka MILF combatant. Dati, nagpo-propose ang regional government officials ng ARM sa Kongreso para mabigyan sila ng pondo. Ngayon, ang pondo ay manggagaling sa annual block grant. Hindi na kailangan mag-propose ang BARM ng pondo taon-taon. May automatic allotment na sila na maihahalin tulad sa IRA o Internal Revenue Allotment ng mga local government unit. Katumbas ito ng 5% ng pambansang kabuuang nakolektang tax ng BIR at Customs. Ang Parliament ay kailangan magpasa ng taunang appropriations law na magtatakda kung saan ilalaan at gagastusin ang pondo. Pagdating sa buwis sa rehiyon, ang 30% ay mapupunta sa Bangsamoro at ang 70% sa local government. Para mabantayan ang pondo, nagtatag ng Internal Bangsamoro Commission on Audit, pero may kakayahan pa rin na siyasatin ng National COA ang paggastos ng rehiyon. Punta naman tayo sa legislative. Maghahalal ang mga mamamayan ng Bangsamoro na magiging miyembro ng BARMM Parliament. Yan muna yung kailangan matapos, yung anim na priority codes. Nabanggit ko kanina, meron ng administrative code, nasa pipeline na yung electoral code,
at saka yung local government code at saka yung education code. Meron civil service code at revenue code. So, priority ito na may pasa. Dapat sana kailangan within the transition ay may pasa ito. Para naman sa judiciary, hindi magkakaroon ng sariling justice system ang Bangsamoro. Pero, mahahati ito sa tatlong legal system. Ito ang Sharia High Court, Tribal Justice System, at Local Court. Ang Sharia High Court ay may jurisdiction lamang para sa mga Muslim. Hindi nito sakop ang mga kaso sa labas ng batas ng Muslim. Sa pagkakaroon ng ganitong legal na korte para sa Muslim, binibigyang halaga ang mga batas, prinsipyo at paniniwalang Islam. Sunod ang Tribal Justice System o ang Traditional Court ay para naman sa mga indigenous people o katutubong bahagi ng Bangsamoro. At mananatili pa rin ang mga local court kung saan pangangasiwaan ang mga saklaw ng pambansang batas ng Pilipinas. Ito ay mananatili sa pamamahala ng Supreme Court. Part of the moral governance is meron talagang ma-implement natin yung justice system. Talagang meron justice sa bawat grupo. Kasi naniniwala tayo na kung meron pang injustice na mangyayari, ay malaking problema pa rin. Sa nakalipas na mga dekada, bugbog na ang rehiyon sa gulo, karahasan at mabagal na pag-unlad. Tulad ng ibang mga mamamayan mula sa ibang bahagi ng bansa, karapatan nilang makatamasa ng maayos na pamumuno, payapang pamumuhay at maunlad na kabuhayan. It is moral governance, meaning it is the standard is more on the moral values. So yun ang pinopromote natin, yung moral values. Kasi ang tingin natin, mas kwan ito, mas mataas kaysa yung purely na good governance. Pero yung tinatawag na moral governance, basically, ine-advocate natin what is right and we condemn what is wrong. So, yun ang moral governance. Ako si Manal Sugadol para sa GMA News.